Ang Doraemon ay isang Japanese manga series na ikinatha ni Fujiko F. Fujio at unang napanood sa ating bansa noong taong 1999 sa Channel 7 GMA. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang kwento ng bida na si Nobita Hiroshi at ng kanyang imaginary friend na si Doraemon. Pero bago natin ito simulan, make sure na i-click mo muna ang subscribe button at syempre click mo na rin ang bell notification para in case na may mga bago akong video ay updated ka. At subukan din natin abutin ang 13 likes para sa video na ito. Kaya simulan na natin. Sa palabas na Doraemon, kilala natin si Nobita bilang kaibigan ni Doraemon. Si Doraemon naman ay isang robotic na pusa na nanggaling sa future at nag-time travel upang makapunta sa kasalukuyang panahon ni Nobita. Dahil nga nanggaling sa future, ay mas advanced ang mga kagamitan ni Doraemon. Si Nobita naman ay isang batang napakatamad at duwag, kaya siya pinuntahan ni Doraemon para tulungan siya sa mga gawain na hindi niya kaya. Samantala, sa totoong buhay naman, si Nobita Hiroshi ay 9 taong gulang na bata na nakatira sa Japan. Palaging naiiwan mag-isa si Nobita sa kanilang bahay dahil busy ang kanyang tatay sa pagiging pulis at gabi na minsan kung makauwi. Si Nobita ay may schizophrenia o sakit sa utak. Ang karaniwang sintomas nito ay kinabibilangan ng mga halusinasyon o nakakakita ng mga bagay na hindi naman talaga nag-i-exist sa mundo. Sa madaling salita, ay maituturing na baliw na bata si Nobita. Dahil nga sa sakit niya ay wala siyang naging kaibigan, malungkot at palaging nag-iisa. Sa eskwelahan naman ay binubuli siya ng kanyang mga kaklase, binubugbog, sinisigawan at kung ano-ano pang masasakit na pwede nilang gawin kay Nobita. Sa mura niyang edad ay wala siyang kaalam-alam kung bakit ganoon na lamang ang naging trato sa kanya ng mga tao. Mabilis na lumipas ang panahon at dumating na nga si Nobita sa kanyang 13 taon. Nang makilala niya ang kanyang kaibigan na si Doraemon. Palagi siya nitong pinapasaya at binibigyan ng mga kakaibang laruan. Palagi siyang nandyan kapag si Nobita ay may kailangan o may problema. Si Doraemon lamang ang nakakaintindi sa kanya. Kumbaga nagkakulay ang mundo ni Nobita simula nung dumating si Doraemon sa buhay niya. Hanggang sa sumapit ang 16 na kaarawan ni Nobita ay dinala siya ng kanyang tatay sa doktor para ipatingin sa isang psychiatrist. Matapos ang pagsusuri kay Nobita ay sinabi ng doktor na malala na ang sakit ni Nobita. May sinabi ang doktor na nagpaguho sa mundo ni Nobita. Hindi totoo si Doraemon. Walang Doraemon sa totoong buhay. Gawa-gawa lang yan ng isipan mo. Pagkasabi ng doktor na mga katagang iyon ay nagwala si Nobita, pinakalma na lamang siya ng mga nurse gamit ang pag-inject or ang pag-i-inject na may gamot na pampatulog. Kinabukasan ay hindi na nagpakita si Doraemon sa kanya at nanumbalik ang kanyang ugali at mas naging malala pa ito at hindi na siya kumakain at lagi na lang umiiyak habang paulit-ulit na binabanggit ang mga katagang. Namimiss ko na si Doraemon. Araw-araw nagdurusa si Nobita, pakiramdam niya ba'y parang wala nang halaga ang buhay niya. Pakiramdam niya, araw-araw siyang pinaparusahan. Hanggang dumating ang isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang ama, si Nobita ay gising at malalim ang iniisip. Maya-maya lamang ay pumunta ito sa kwarto ng kanyang ama at kinapa ang barel sa uniforme nito. Nagising ang kanyang ama dahil sa lakas ng putok ng barel, ngunit huli na ang lahat. Dahil noong makita niya ang kanyang anak, ay wala na itong buhay at naliligo na sa sariling dugo at nakahandusay at basag ang bungo. At doon natapos ang paghihirap ng batang musmos na si Nobita Hiroshi. Maraming nagsasabing hindi daw totoo ang kwentong ito at ang tao daw na gumawa ng truth behind the Doraemon and Nobita story ay nagpapakalat lamang ng maling impormasyon na. Ganoon pa man, totoo man o hindi ang kwentong ito ay dapat lamang nating tandaan na kung may kakilala man tayo na nakakaranas ng sakit na schizophrenia ay dapat lamang natin silang pahalagan at huwag nating ipaparamdam na hindi sila naiiba sa atin.
At yan lamang para sa araw na ito, nawa ay may natutunan kayo at huwag mong kalimutan mag-iwan ng komento sa baba ng video na ito. At kung mayroon ka namang natutunan, ay maaari mong bigyan ng malaking thumbs up ang video na ito. At shoutout nga pala sa mga YouTube channel na ito na nauna noong last video natin. At huwag mo rin kalimutan, i-click ang mga video na lalabas sa iyong screen o lalabas sa taas ng video na ito. At dito na matatapos ang video na ito, nawa ay hindi ko nasayang ang iyong ilang minuto sa panonood. At maraming salamat at sana magkita pa tayo sa susunod kong video. Maraming salamat!